Hi! Magandang buhay! I'm Ate Hazel ng Bayan. Ayan. Eto, medyo malungkot ang pangyayari. Alam kong hindi lang po ako nag-iisa. Marami po tayo. Siyempre, hindi natin expect na mangyayari po ito. Itong trahedyang to sa atin. So, almost decade na nga din po ang dumating. Pero, never sa atin bumahan ng ganito. Nasa bakasyon kami, yun ang mahirap, nasa bakasyon kami, sa Batangas kami. Nang malaman ko is morning na, ayun, agad kami tumakbo, paluwas. Sakit, mahirap, nung makita ko yung bahay ko, lubog na. At talagang napaka-bless ko kasi syempre unang-una, may isa akong kaibigan na tumulong sa akin na binuksan yung bahay ko. Alam mo yung finish niyang buksan yung bahay ko para lang may ma-save siya sa akin mga gamit. Sobra akong nagpapasalamat kasi may mga kaibigan na talagang kahit hindi mo man ka-close pero andyan siya, sumuporta sa'yo. Siguro nga yung pakikisama talagang hindi mo mababayaran yun eh. Pagka meron kang pakikisama sa kapwa mo, talagang ibibigay sa iyo yun. Na-shock ang lahat sa nangyari. Wala namang may gusto, pero talagang grabe. Hindi mo inaasahan na darating yung ganitong sitwasyon. Alam mo yung masakit, wala ka sa bahay. Tapos malalaman mo pagdating mo, ganito yung bahay mo. Yung sakit sa kalooban. Yung sakit. Wala kasi ako dito sa bahay ng nangyari. Kaya parang hirap at sakit. Sobra. Ayun na nga po. Pero laban lang. Papatuloy tayo. Siguro mas maganda kailangan natin tanggapin ang nangyari. Magdasal kay God at pasalamat tayo at walang nangyari man sa atin, di ba? Yun naman po ang mahalaga. Ayun na nga po, na medyo na-shock mo talaga ako sa nangyari. Thank you for watching, Ate Hazel ng Bayan. Medyo emotional po lang ako. Ayan po, medyo mga gamit ng mga anak ko. Thank you.